Ang Barangay Hinebra ngayon, ayon dito sa report, ay mukhang payag nang i-trade itong si Nards Pinto. Shoutout muna kay Katsakino, Dukusin, Jason Mendoza at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ang balita ngayon, mukhang itong si Nards Pinto ay willing na ang Hinebra na pakawalan, pati itong si Stanley Pringle. At mukhang dadalhin sila dito sa Terra Firma Jeep o di kaya naman ay sa Northport Batang Pier. Iyan ang malamang na destinasyon, depende na lang sa magiging takbo ng usapan. At ayon dito sa reports, baka pati ito si Ralph Koo ay trade na ng Hinebra. Mukhang matinding revamp ang gagawin ng Hinebra dito sa kanilang lineup, lalo na at ang balita ay parang hindi pa 100% itong si Scottie Thompson. So ibig niya sabihin, itong Hinebra gusto nilang masiguro na sa mga susunod na laro ay magiging mas competitive yung kanilang lineup dahil magiging mas magkaroon sila ng mga mas bata na guard. Dahil alam natin na ito si Pinto, hindi pa naman matanda yan. Pero mukhang ang gusto ng Hinebra ay magkaroon ng tinatawag na bagong look o bagong anyo para sa darating na season. At alam nila na mataas ang trade value nito si Nards Pinto dahil ito isang two-way player. Ito naman si Stanley Pringle, isang veterano yan na magagamit ng mga ibang teams lalo na at meron mga papasok na mga batang point guard. For example, itong Phoenix, kung makuha niya si RJ Abarentos o si Evan Nell, magiging mahusay na backup itong si Stanley Pringle, pati na itong si Nards Pinto. Kaya hindi na nakapagtataka na iyan ay mapupunta dito sa ibang teams. Ngayon naman, ang tinatarget ng Barangay Hinebra kung sakasakali na makipag-trade sila for Phoenix for example, malamang itong si Tyler Tio ang kunin itong Barangay Hinebra. At masasabi din natin na kung Tyler Tio for Nards Pinto, okay naman na trade yan. Pero kung isasama ng Hinebra si Stanley Pringle, kinakailangan magbigay din ng isa pang player itong Phoenix Fuel Masters para maging patas yung deal. Ang Blackwater Bossing ay isa na naman doon sa mga teams na talagang pinag-iinteresan ng mga wasabi na natin ng Meralco Bolts at ng iba pa dahil doon sa kanilang first round draft pick. Alam natin na very interesting ang sitwasyon ng Blackwater ngayon dahil nawala na si Rain ng Batak at ito si Troy Rosario, unrestricted free agent. Merong 5-year contract offer itong Blackwater kay Rosario pero hindi pa tiyak na ito ay babalik. At dahil maganda yung ating darating na draft at malalim, nagdadalawang isip si Coach Jeffrey Cariasso kung pakakawalan niya yung kanyang pick o hindi. Dahil posible nilang makuha itong si Kai Balungay o si Cedric Bearfield. At nandyan pa si RJ Abarento, si David Defonso at marami pang iba. Samantala naman itong Meralco Bolts mukhang determinado na kunin yung first round draft pick ng Blackwater. At willing sila na mag-trade ng mga players. Sa tingin ko magiging offer ng Meralco Bolts dyan ay itong si Raymond Almasan. Kapag in-offer nila, magkakaroon na ng sentro itong Blackwater Bossing. Kung babalik ito si Troy Rosario, magiging frontcourt nila ito si Almasan, si Christian David at si Troy Rosario. Medyo okay na yan. At ngayon naman, kung ikaw ang Blackwater, kailangan mo isipin ano bang mas makabubuti. Isang veterano katulad ni Almasan o isang batang rookie katulad ni Kai Balungay. Depende yan sa magiging performance o pag-a-assess nito si Coach Cariasso. At syempre, alam natin na Meralco Bolts, ang laking bagay kung mawawala si Raymond Almasan dyan dahil isa siya doon sa mga defensive anchor nila. Pero pinag-iisipan din mabuti ni Coach Luigi Lirillo at ni assistant Nenad Vucinic na yung future ng Meralco din ang kanina kinukonsidera. Kaya hindi na nakapagtataka kung itong si Raymond Almasan ay mapunta sa isang trading block. Sa ngayon, ang maliwanag dito bukod sa Meralco, marami pang ibang teams ang interesado dito sa mga draft pick ng Blackwater.